Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Uy, Bez! Ano na? Ang nangyari? Pati lang araw ko na hindi pumapasok, ha? Wala na kaming pambawa ni ate. Baka tuloy na kaming uminto. Hala? Bakit? Yun. Sumama si tatay sa kabit niya. Eh, hindi sapat yung sweldo ni nanay para pag-aralin kaming dalawa ni ate. Kaya nga pati sa ate naghahanap ng trabaho eh. Siguro, parehong mag-besties yung tatay mo at saka tatay ko. Parehong mangiiwan ng pamilya. Buti na lang talaga si nanay madiskarte sa buhay. Ewan ko ba? Sa lahat-lahat ng pwede natin maging tatay sila pa. Pero, Lick, baka naman may alam na trabaho yung nanay mo na pwede kong pasukon. Sige na. Kahit anong pa yung gagawin ko, basta makatulong ako kay nanay. Tatanungin ko si nanay, ha? Oo naman! Oo! Pwede pa yan si Annalyn. Papasa pa yung 15 kahit nanganak na. Oo! Oo, sabihin mo sa kanya mag-ready na siya, ha? Tatapusin ko lang tong kliyente ko. May mga Koreano akong kakausapin eh. Oh, sige, sige, sige. Thank you. Okay, bye-bye. Carla, hindi ba naghahanap ka ng trabaho? Meron kasi akong kaibigan na naghahanap ng tour guide para sa mga Koreano. Sige po, sige. Kaya-kaya mo yun. Pwede po ako, pwede. Taga? Opo. Nay, ako rin. Gusto ko sumama. Masaya yun, di ba? Masaya yung tour guide. Anak, tour guide. Tsaka yan mo na si Carla, matalino yan. Kahit di mag-review yan, makakapasa. Ha? Tao po. Ay, tita, oh, good evening po. Si Thea po, nandiyan po ba sa loob? Wala dito si Thea, nasa bahay ng tito niya. Ay. Bakit ang dami mong dala, iha? Naglayas ka ba sa inyo? Hindi tama, Dani. Ano bang nangyari? Sobrang higpit na po kasi ni Daddy. Sasakal na po ako. Kahit na, siguro naman, dinisiplina ka lang ng Daddy mo. Halika, ihahatid na kita sa inyo. Hindi, hindi na po. Okay lang. Ako na lang po yung uuwi. Sigurado ka? Apa. Mukha ka namang mayaman. Pero bakit ka nagbe-bed space sa amin? Umalis ako sa amin. Kainis kasi si Daddy. Epal-epal. Naglayas ka? Alam mo bang mag-aalala yung parents mo niyan sa'yo, lalo na mami mo? I hate them. Puro lang naman sila trabaho, tsaka laging galit sa kanya mo ngayon. Kaya nga, kailangan ko ng bagong phone kasi I'll start vlogging. Laki kaya ng income dun. Para hindi ko na kailangan umasa sa parents ko. Oh, di tamang-tama. Alam niyo ba yung mga Koreano na ituturo niyo? Malaki daw magbayad. Ay, gusto po yun. O di mabibili mo lahat ng gusto mo, di ba? Naku, sana mo gwapo sila, no? Nay! Nay! Nay, okay lang po ba kayo? Ah? Sinugod kasi ako kanina sa center. Nak, may dugo kasi yung ulo ko eh. Ha? Ano pong sabi ng doktor? Kailangan ko na daw magpa-ospital. Pinapatigil na rin ako sa trabaho eh. Nak, pasensya na ha. Dumagdag pa to sa napakadami nating problema. Nay, may inaalok po palang trabaho sa amin sa Aling Indang. Tour guide po sa mga turistang Koreano. Eh, hindi ba delikado yun? Mapagkakatiwalaan naman ho namin sa Aling Indang. Pati na sandali lang naman ho yun. Halay niyo pag nagtuloy-tuloy, di na ho tumigil si ate sa pag-aaral. Mas gugustuhin ko kung magkasama kayong dalawa. Mas mapapanatag ang loob ko. Nay, okay lang kayo?
Okay ba tong OOTN ko? Pwede na ba to? Ang ganda-ganda mo, Dani. Ay, walang... maliit na bag. Ano ang bagay na bagay sa'yo yan? Ang ganda mo. Uy! Naku, dahil dyan, picturean nyo naman ako para naman maipost ko sa social media ko. Ay, layo naman po kayo, onte, para naman kita yung full outfit ko. Ayan. Pati sapatos, no? Yes. Smile. Ayan. Oh, madami na to. Madami na. Thank you. Mas masyado atang may click. Ay, hindi. Maganda nga sa inyo, eh. Bagay na bagay niya. Hindi po kasi kami nagsusuot ng ganito ni ate. Hindi. Oo nga, Nay. Tsaka tingnan mo. Kasi nang di-comfortable. Anak, hindi lang kasi sila sanay. Ilalagay ko ba sa alanganin yung mga kaibigan mo? Siyempre, hindi, di ba? O, tingnan mo nga. O, tingnan mo nga itong si Dani, o. Di ba? Ganda. Bagay na bagay sa kanya. Oo nga. Ang fierce kaya natin. Trendy kaya ng outfit natin. Ako, ganito kasi kami gumimik ng mga, ano, friends ko. Party-party lang kami doon. Saya. Oh, handa na pala kayo. Sige na. Gagalingan mo, ha? Kailangan return customer to mga to, ha? Mr. Kim? Mr. Park? This is Anna. She will be joining you tonight. Okay? If you'll excuse me, Anna, ikaw na bahala sa kanila. Enjoy, enjoy. Enjoy. Sir, mukhang manipis to, ha? Ito pa. Sir, manipis to, sir. Hindi, walang 80 mil to, sir. At checkin nyo, 20 mil lang. Tapos magkano lang to, eh? I'm sorry, I don't understand. No, Mr. Reed, we have big problem. The four girls, 20,000 each. So that's total of 80,000. Pare, tanggapin mo na yan. Hindi. Ang dami na yan, pare. Pare, ang dami na yan, hindi. Wala. Iba usapan natin, eh. Pare, pinaghirapan ko yan. Kung umalis na kaya tayo dito, parang masama kasi yung kutob ko, eh. Carla, nakita mo ba yun? Baka matulad tayo dun sa babae. Ate, kinakabahan din ako, eh. Ikaw ba, Ate Dani? Annalyn, may alam ka ba kung ano talagang plano sa amin ni Sir Jason? Annalyn, kung alam mo yung totoo, sabihin mo naman sa amin, no? Huwag mo naman kaming hayaang mapahamak dito. Parang awa mo na. Tama yung sinabi ni Bea. Umalis na kayo ngayon, na. Hindi basta pagtutugad yung trabaho ibibigay sa inyo ni Jason. Ibibenta niya yung mga katawan niyo sa mga Koreano na yun. Sige na, ha? Umalis na kayo. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Sir, sir, sandali lang po, ha? Umalis! Sakay! Sakay po, punta dito! Napakasinungaling mo! Sandali na po. Eh, nagkakaroon lang po naman ito komisyon dito, sir. Pasensya na po. Mga alagad kami ng batas! Pusasan niyo yan! Entrapment operation to, Jason. You're under arrest for the violation of Section 6 under RA 9208. May karapatan kang manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. May karapatan kang kumuha ng abogado magtatanggol sa'yo. Kung wala kang kakayahan, ang pamahalaan magbibigay nito sa'yo. Sir, pag-usapan. Tama na! Sa presinto ka na magpaliwanag! Madali po. Dali nyo na yan! Sir, nakikiusap ako mabuti sa inyo, sir. Dahil nga sa ginawa ng isang organisasyon na nakabase sa ibang bansa, nabitag at napikot ng mga ahente ng NBI si Jason sa kanyang illegal na gawaing pagsasamantala sa mga batang babae upang kumita. Kaya siya ay dinimanda ng paglabag sa RA 9208 o ang Anti-Trafficking Act of 2003. Hindi naman po totoo yung sinasabi nila. Hindi naman po ako bugaw. Ang totoo po niyan, naghahanap buhay po kami ng marangal ng nanay ko. Titinda po kami ng karni sa palengke.
Hanggang sa isang araw, pinuntahan po ako nung kaibigan ko si Lucas at pinakilala po sa akin yan, Sir Patrick Ocampo. Addict po yan, sir. Araw-araw ko po nakikita yan kay Lucas. Nagpa-pot session sila doon. Eh, ako naman po, isang araw, kinausap niya ako. Sabi niya, magdala daw po ako ng babae sa kanya kasi meron siya mga guest na Koreano. Tapos bibigyan daw po niya ako ng malaking komisyon. Kaya po ako, eh, pumunta naman ako kay, ano, kay Indang para kumuha ng babae. Pero, sir, hindi po para ibugaw. Hindi po ako bugaw. Isang secret informant ang nagpakilala sa akin kay Jason bilang isang travel agent na nagpapakuha ng mga kabataang babae para makipagtalik sa mga Koreanong guest ko. Nung nakita kami ni Jason sa unang beses, palihim kong narecord yung pag-uusap namin. Nandyan sa kopya ng tape na yan ang pag-uusap namin. Nandyan din yung check at yung marked money na tinanggap niya nung araw na isinagawa namin ang entrapment operation at nahuli siya sa aktong pambubugaw sa apat na kabataang babae. Si Aling Indang ho ang nagpakilala sa amin kay Sir Jason. Inalokan niya ho kami ng trabaho bilang tour guide sa mga turista niya Koreano. Pero hindi ho namin alam na ibubugaw niya kami. Nung una po hindi ako pumayag dahil noon ko lang naman siya nakilala sa bahay ni Aling Indang. Pero yung nanay ko kinailangan niya po ng pampagamot kaya pumayag po ako agad. Agad po akong nainganyo sa magandang offer ni Sir Jason. Kailangan ko po kasi ng pambayad ng renta eh, tsaka pambili ng bagong cellphone. Sana hindi na lang ako sumama. Doon ko nakilala si Bea, si Dani, pati si Carla. Ni hindi nila alam na binubugo na pala sila ni Kuya Jason. Nax, nag-aaral mabuti ah. Bibigla ako ah. Wow! Ang tataas ng grades mo, anak ah. Aba. Dad, sorry naging pasaway ako sa inyo. Pero, you didn't give up on me. Kay ni Mommy. Kahit na sinayang ko yung mga sakripisyon niyo sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo, Dad. Kaya babawi po ako sa inyo. Pagbubutihan ko po sa pag-aaral. Promise po yan. Sige. May mo kayo. Salve. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Sa mga anak mo. Sorry po ah. Sorry po at nagawa sa inyo ni nanay. Hindi ko po siya napigilan na gawin niyo sa inyo. Hindi ko po kasi talaga alam niyo. Handa ko kayong pagsilbihan habang buhay. Tumarin niyo ako. Aling Indang, hindi na ho kailangan. Alang-alang kay Leklek na naging mabuting kaibigan sa akin. Pinapatawad na ho namin kayo. Pero sana po itigil niyo na po yung maling gawain niyo. Alam mo bilang ina, mahirap sa akin kalimutan na masamang ginawa mo sa mga anak ko. Pero dahil napatawad ka na nila, pinapatawad na rin kita. Salamat po. Salamat po at pinatawa niyo na po si nanay. Carla, mag-best friend pa rin tayo, di ba?
Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.